Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Maaga at mahaba ang biyahe natin ngayon. Papunta tayo ng Antipolo. Oh guys, baka nagtatlaka kayo, sino to? This is Rufa. As in fan siya ni Rufa Gutierrez. Our assistant, lagi kami magkasama sa mga shoots. So, pupunta tayo sa Antipolo para sa kusina ni Mamang. Kakamustahin natin si Mamang Pokwang. We're here! Finally! Nawala pa kami. Lumampas po kami. Nang ilang beses po. Pero guys, it's worth it. Sobrang ganda ng farm. Ito yung kanilang holding area. So, ang mga artista, meron silang holding area. Good morning! So, tingnan niyo po. Ganyan po ang artista. Nagpapahinga in between takes. Sa tulog ko, guys, baka sa mata ko na to. Kala ko naman pa sa lamin. Oo, nangyari sa akin yan, dear. May grado ko sa TV pa ko. Oo. Oo. So, kumusta ka, prinsesa? Basta diba? Na maging prinsesa na lang para hindi na akong tatrabaho. Oo, nakaksarap. So, ito po yung show ni Pokwang sa Bukot Channel na kusina ni Mamang. Pang ilang season na ba? Season 3, ma'am. Season 3. And ilang episode sa isang season? 13. Ang dami. Tapos, we'll talk about tapos sa food, yung mga mahigilid, yung kainin, tapos about your career. Okay, about my career? Hindi naman ganun ka-exciting. Hindi pa ba? Na, about my career. Ayun po, and then, kung okay lang po sa inyo pag-usapan, bakit ano, kung hindi ka po journalist, ano si Miss Carrie dati? I would be Megan, married to Harry. Wow! Joke yun. Alright, so magsa-start na tayo. Pokwang Mamang ang tawag sa'yo talaga. Mamang. Kasi kahit si Kuya Kim eh, nakikita ko si Kuya Kim, tinatawag kang Mamang eh. Oo. I'm the Mamang ng bayan. Oo. Gusto mo mag-change? Hindi. Oo. Nakuna na kasi ito eh. Okay. Eh mukha ka namang Disney princess. Oh Lord. Alright, so I'm so excited. Halika na. Paano ka nag-start sa show na to? Babaeng walang tulog ka, parang ako. Ipinitch ko sa kanila tong concept na ito. Ah, really? Oo, parang kasi yung first season namin, lahat ng mga guests namin, is mga kabataan, mga millennials. Ay, ang cute. So, binabalik natin yung traditional way of cooking. Oo. So, meron kami mga pakubo, pakalabaw. Ay, ang ganda. Alam mo naman ang mga bata ngayon, ang alam na lang nila is mabilisang mga... Or fast food. Fast food, yan. So, binabalik natin para hindi mawala yung traditional. No, may GMA show ka. Yeah. You have GMA, so this is Buko. And movie, wala? Movie, apat yung nakalinya, thank God. My gosh, praise God. Yeah, oo. Talaga? Dalawa yung sa abroad kukunan. Dalawa dito. I'm so happy for you. Thank you, Lord. God is good. Oo, saan sa abroad? Yung isa Japan. Oo. Yung isa, it's either Milan or Barcelona. I faith in fair. Huwag ka magpaiwan doon ha. Huwag ka magpaiwan to doon. Why not? Malaya na ako ngayon. Tiyos. Nagsa tiyos. Ang babaeng walang pahinga, ay, si Pokwang. Hardworking ka na noon, pero ngayon parang nagtitriple ka sa pagtatrabaho. Oo, kailangan kasi maraming dumating na biyaya. So, kailangan kong pantayan kung ano yung energy ko. Kailangan kong pantayan yung daming biyayang dumarating. At kailangan kong magpaka-busy. Pero anong mas nakakapagod? Ang trabaho o ang puso? Mas napapagod ako ngayon sa trabaho. At gusto ko yon. Kasi yung puso, nag-heal naman yan eh. Nag-heal yan. Pero kasi yung sa trabaho, minsan lang dumarating yan, yung opportunity. So, kailangan nating tawag dito, magpantayan. Oo. Yeah. Alam mo, when I interviewed you before, that was a year ago, I realized, okay pa ba kayo noon? Wala na kami. Oh, pero there are signs and then hoping para dun sa bata na maaayos pa kami, ganyan. Kaya inipit ko lahat. Tinago ko muna lahat para dun sa bata. Para maayos lang kami. Kung sa umpisa pa lang nag-ingay na ako, inilabas ko agad ang galit ko, baka hindi kami maayos. Eh kung alam ko lang ganun din pala mapupuntahan, sana noon pa pala ako nag-ingay. Na mas ginusto niya talaga na masunod yung gusto niya kaysa yung makasama ulit kami ng anak niya. So, how do you move on? Trabaho. Sa dami ng trabaho ko ngayon, Miss Karen, sobrang thankful ako, sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng mga tao na binabato ako ng trabaho ngayon. Guys, tignan niyo naman yung set.
Ang ganda ng set nila. Good morning! Ay, ang ganda ni Jai. Good morning! Jai, hold up. Good morning. Look how beautiful their set is, oh, in Antipolo. Ang ganda nito. Good morning. Good morning, guys. Nice to see you. Hello. Po. Hello po. How are you? Mabuti po. In fairness sa outfit. Yes. Ang ganda nito. Modern Filipino. Modern. Sino gumawa nito? Jeremy Tan po. Ang ganda. Ano, Jeremy Tan po? At dear, nahihiya yung pilik mata ko sa pilik mata mo. Miss Karen, wala pa ito. Wala pa yan. Nakakamiss po kayo. Lagi na tayo nakita sa newsroom. Sa newsroom. Because si DJ Jai used to... Sa MOR po. My God. Oo, siya yung DJ ng MOR. Na nagsara. Salamat, Jai. Opo, ako po nag-sign off, diba? My God, oo nga pala. How are you? Okay naman, Miss Karen. Thankful naman na hindi pinabayaan ng network at ng iba rin, pumayag na sila basta maayos ng usapan. Like, ito po for APT, for signal, okay naman siya. Oo. Pero nung time na yun, parang talagang pag tinatanong sa akin yung kilabot sobra. Kasi, di ba lahat po tayo walang idea na that's the time na mangyayari na yun. Yeah. Parang kaya nakaayos tayo lahat kasi ang alam natin, trabaho pa rin, work. Tapos nung gabing yun, sinabi na isa-shutdown at 7 p.m. Yeah, I remember. My gosh! O sige, dear. Teka, huwag ka muna umiyak kasi ang ganda ng makeup mo. Magshoot pa tayo. Sobrang nabilib ako sa kanya kasi ako din may pinagdaanan na parang same thing na ganun sa relationship. Before, ninangalngal ko na po sa kanya yun, Ma'am Karen. Pero napakagaling niyang babae, strong siya, kasi hindi po siya nag-ookrayin yung partner niya. Parang may ganun na rin pala siyang pinagdadaanan. Pero siya sa akin, ganun lang po siya. Tinatago niya. Ang tagal niyang tinago. Super. Ganun lang po siya na parang, ganun talaga, pagdasal mo, ganyan. Sobrang minahal at in-embrace ko siya. Kasi itong show na to, nung pinagsama kami sa Kusina Ni Mamang from first, second to third season, hindi ko po siya nakitaan ng ano, ng hindi welcome yung kahit na sino. Yeah. Welcome to Kusina Ni Mamang! Oh my gosh, I'm so excited! Papasok ako sa set, nakakalabaw. So, ito ang first time na sasakay tayo sa kalabaw. Wow, first time. Medyo nagawa namin with spoil doon sa Nueva Ecija. Pero mas mataas. Hello, Manong. Hello, good morning po. Kamusta po kayo? Okay lang po. Kalabaw niyo ba talaga to? Matagal na? Madaling kayo nakakalabaw doon. Into po kayo, baba, then tabi lang po kayo kay Mamang. Pagigitnaan po niya kayo, then pag-usapan niyo po. Oh my God! Dear, yung kalabaw, nagagalit na Natetense. Natense siya sa'yo. Dami. Manong, ilang ba litro na inom nito today? Ilang minuto na nagwiwiwi pa rin yung kalabaw. Ganun po siya, mga... Ano? Isang timba. Ano nakain mo today? Bakit okay, tapos na! Ang dami mo magwiwi. Okay, alika na. Tapos na po. Alright. Hindi ako dito magagalit. Alright, ready? Alright. Action! Ay! Sobrang panaman ako yan! Miss Karen! Miss Karen! Hello! Kumarit! Dear, all I can say, mas lalo pa maganda na. Ayan na! And of course, oh, DJ Jai mo! Rolling! Rolling! Quiet and roll! Rolling! Okay. Wow! Feel na feel ko mag-artista. Pwedeng pwede. Joke. But what has this experience taught you? This is not your first? Yeah. Oo. Yun nga, sabi nila, pakatanga mo naman, hindi ka na nadala. Ganun talaga eh. Nagmahal ka eh, di ba? Nagmahal ka. Walang taong matalino pagdating sa pagmamahal, nagiging bobo tayong lahat. And kung ano man yun, naging masaya ka naman, then kunin mo yung lesson, yun lang yun. Oo. Di ba? Hindi para manisi ka pa. Oo, but do you want to choose differently in the future? Ngayon na lang siguro, magtatrabaho na lang ako na magtatrabaho. Mas magpapayaman ako ng bonggang-bongga para dun sa mga anak ko. Oo. Di ba? Para malaki naman yung maiiwan ko sa mga anak ko. Thank you.
So magluluto na si Mamang. So wash hands muna tayo. Wash hands and of course pagkakain tayo, wash ulit. Hindi, pero atin sa try niya. Palakpakan naman natin sa pag-iiwan. Ayan. Oh, ayan. Ayun! Oh, winner! Yes, ang ganda na shot. Hindi ako makarelate sa mga extra virgin na pinag-usapan. Sorry lang ang gari. Ito, nakaka, bakit maraming naluluto? Oo nga. Kasi yung mga behind cameras dyan, alam mo na. Pero kulang pa mga nakaabang niya. Oo. Patik mo ko yung niluto natin. Hindi, anak. Fairness ang cute mo. Okay na, anak. Sana tayo sa next one. Next. Asa na yung mga partner dish? So good, ha? Sarap? Masarap! Lagyan mo ng sauce? Yeah. Ano sa olive oil? Oh, so good! Galing magluto ni ano, ha? And salt and pepper lang yan, ha? Wala tayong MSG. Ang galing ng mushroom mo, yeah. Ang lambot na. Yes, o diba? O yan. Sige lang. Okay. Tama lang. Boom! Yeah. Ay, ang galing. Ang ganda. Ang ganda ng itsura niya. Pwede ka mag-restaurant. Actually, naghahanap na po ako ng lugar. Dapat nung, diba? Nung pre-pandemic pa dapat. Pwede ka mag-restaurant. Yan. Looking back, did you feel grateful na hindi kayo kinasal? Yes. Oo. Buti na lang. And kamusta si Melia? Okay siya. Masaya siya. Masaya yung bata. Alam niya. Ang bata nakakaramdam naman yan eh. Diba? Mas gusto niya lagi na kaming dalaway magkasama. Siguro dahil kasi hindi naman siya ganun ka-banding sa tatay niya. Lately na lang siya nagpapakatatay. Nagtataka nga ako bakit. Kasi for 5 years, hindi naman namin naramdaman na may tatay pala si Melia. Diba? Financially and... Yeah. Ano? Pero doon nga ako nagulat, technically, single mom ka all your life. Yes, oo. You were doing it on your own. Yes, oo. But you never shared that before. Hindi. Diba? But you were protecting him. Kasi I was protecting him. Pero sabi ko, sayang naman pala yung pagpaprotect ako. Kasi kung ako naman pala, hindi mo naman pala kayang protektahan din. So, hindi ka na. Patas na tayo ng labanan. Pag naririnig mo yung sinasabi nung ilan, huwag ka bitter, huwag kang ganun. How do you feel? Okay, ang masasabi ko lang, wala kasi kayo sa sitwasyon ko. Madaling sabihin, mag-move on ka na, bitter ka. Kasi hindi kayo ang nakakaranas ngayon ng pain. At ipagdasal nyo na huwag mangyari sa inyo, sa mga kamag-anak nyo, sa best friend ninyo. Sana huwag nilang pagdaanan ang pinagdadaanan ko ngayon. Kasi walang sugat na malalim, natakpan mo lang ng bandage, okay na. No, ang sugat nag-heal yan ng unti-unti. Hayaan nyo lang muna akong sumigaw kasi mahapde. Sumapi muna kay sa akin ng maramdaman nyo. Oh. Pero kaya mo pa ba makipagbalikan kung gusto niya? Hindi na. Hindi na? Bakit pa? Diba? Hindi na. Hindi naman niya kami pinili na eh. So ano pa yun? Diba? Tama na. At ang masakit pa, Miss Karen, ha? Kapwa ko babae, yung mga nanggaganyan sa akin. Mga nanay. Nanay kayo, babae kayo, hindi niyo ako nagigets? Mas tanggap ko pa kung lalaki nang babash sa akin eh. Ako yung agrabyado, pero sabi ko nga nung bago pa lang kami, binabash siya sa social media, binabash yan, kawawa yan, sobrang binabash. Huwag mong lulokohin yan si Pokwang, pag yan niloko mo, kami makakalaban mo. Huwag mong gagamitin yan, huwag kang user. Nung panahon na bago kami, so pinagtatanggol ko siya sa social media, kasi sabi ko, let's give him a chance, hindi naman siya ganyan. Now, ako yung nasaktan, ako yung naglalabas ng hinanakit ko. Ako pa nga masama ngayon. Ano to? Saan ako lulugar? Oo. Diba? Oo. It's so unfair. Kaysa pinakikialaman niyo yung nararamdaman ko, pagdasal kayo na huwag mangyari sa mga anak niyong babae, sa kapatid niyong babae. Mm-mm. Did you ever ask the Lord, Lord, ba't naman ganun? Pabuti akong babae, ang buti kong ina. Ba't naman paulit-ulit to sa buhay ko? Isang beses ko lang siya kinwestiyon nung namatay yung anak niyong lalaki. And the rest, wala na akong karapatan para i-question siya. Siguro, binibigyan talaga ako ng leksyon na, ayan, yan ka na naman eh. O, give all ka na naman ng give all eh. Kasi lagi ako ganyan ako pag nagmahal ako eh. Lahat naman tayo nagmamahal, lahat naman tayo nasasaktan, di ba? Lahat tayo dumaan sa ganyang proseso, may mga ganyang. And wala tayo sa posisyon para magsabi na, move on, bitter. Oh no. Hanggat hindi yun nararamdaman to. Yan. So, ito na ang mukbang. Yes. Mukbang segment. Okay. Sean,
Ito na nga ang ating tanigawid, ang calamansi butter sauce at binisang mushroom with kasoy. Yeah. Oh, oh ano, kainan na. Manyaman, manyaman. So good ah. Magugustuhan to ng iyong oo, ng anak ko. Ito ayan. Thank you naman ang nagawa ko ng Maria. Diba? Thank you Lord. Siyempre, nagpapasalamat kami kay Ma'am Karen. Thank you. Talaga namang kahit na napakalayo ng farm, ng kusina. At naligaw. At naligaw-ligaw. Maraming maraming salamat sa iyo. Thank you. Thank you guys for having me. Thank you. Thank you. Thank you po Ma'am Karen. Maraming maraming salamat po. Thank you guys. Kusina ni Mamang! Gusto mo ba mag-asawa o magka-boyfriend ulit? Nilalagay ko na sa kamay ni God. Yun. Bahala na siya. Oo. Kasi dati hindi. Dati kasi pag madali akong ma... Oy. Ngayon, yeah. Bahala ka na po. Dati ba meron ka ng warning signs? Marami na. Marami na akong nakita. Red flags. Red flags, marami na. Kasi nga, huwag tayong impokrita na, ay, hindi. No. Pag nagmamahal ka, nagiging bulag, pipibingi ka. Oo. When do you say goodbye? Ang dami, they cannot let go. Oo. When do I say goodbye? When is the right time? When is the right time? Yung pag nakikita mo, nararamdaman mo na, sandali lang. Parang pag nakita kong umiyak na yung anak ko, umiyak na eh. Doon umiyak siya, ano sinabi niya? Oo. Ano sabi ni Malia noon? Nung umiyak. Tuwing gabi kasi nagpe-pray yung bata. Tinuruan ko yung bata na maging madasalin. Tinuruan ko yung bata na bago matulog, magpapasalamat. Meron siya isang dasal na, thank you kay Mama. Si Dada, bahala ka na po sa kanya kung di na siya babalik sa amin. Oh my gosh. Protect him. You see, napaka-unselfish ng bata. And then umiyak siya. Nung nakita ko umiyak na yung anak ko, okay, that's it. That's it. So it wasn't even another woman. It's not seeing another woman, it's that. Yung iyak ng anak ko? Yeah. Kasi tayo mga nanay, yung pag iniluwal mo yung anak mo, paglabas sa sinapupunan mo, yung unang iyak niya, yun na nagbigay sa'yo ng hope. Buhay siya, malusog siya. Pero pag umiyak ang anak mo na ngayon na malaki na siya, na may isip na siya, iba yun, pain na yun. Pain na yun sa isang ina. And how did you do it after? After she prayed, doon ka natauhan, and what did you do? Nalaban tayo. Andito si Mama, di kita bababayaan. Maaring wala ang presence ng Dada, pero andito ako. Gagawin ko lahat. Kung ano yung pagkukulang niya, ibibigay ko lahat sa'yo. Oo. Triple. Yeah. Yung mga anak natin, ang hugot natin, and of course, huwag tayong bibitaw sa taas. Yeah. Anak at ang Diyos ang ating kakampi. Huwag nating pababayaan yung mga sarili natin, yung mga katawan natin. Siyempre, di ba, lalo kung umaasa sa atin yung mga anak natin. Oo, oh, oh. yun eh, no? Yeah. At tanggap mo na ngayon na ikaw ang lahat. Ako. Oh. Ikaw noon na. Pa naman, kahit kasama namin siya, ako lahat. Oo, oo, oo. Oh my gosh. Anong pakiramdam mo pag nakikita mong umiiyak siya? Nalulungkot po ako kasi parang yung ganun ka-strong na tao at kaming mga komedyante, parang lagi naming nasasabi sa isa't isa na pag tayo malungkot, hindi pwede, no? Kailangan lagi tayong ginagawang katatawanan, lagi tayong dapat masaya lang sa harap nila. Pero pag may naramdaman tayo, parang hindi importante sa ibang tao. Pero sige na lang, trabaho natin to eh. Comfort po, yun ang pinaka-importante. Hindi na ako magkikwento sa kanya. Papakinggan ko lang po siyang magkwento sa akin. At gagawin ko lang light. Para imis na tumuloy yung luha niya, susundutan ko na lang po siya ng, pero patawanin mo muna kami. Ginaganan ko lang po siya. Ma'am Karen, thank you. Oo. So, anong advice mo sa mga kababaihan na ang dami nagdadaan sa pinagdadaanan mo? Yes. Magmahal kayo na magmahal. Ngayon, kung nasaktan kayo, ganun talaga. Mag-heal din yan. Then, huwag na huwag mong sisisihin yung sarili mo. Diba? Kunin mo lang yung lesson. Diba? Yun. Nagmahal ka, ganun talaga eh. Diba? And then now, na natuto ka, nakita mo na yung mga pain na nadulot sa'yo, mahalin mo na yung sarili mo.